Magandang araw mga boss. Kung naguguluhan po kayo kung alin ang bibilhin ninyong motor na pampasada. So ito mga boss, Barako 3 andito na, bagong labas uli. 2023 model na to mga boss, mas pinaganda ang design. Doon sa mga hindi pa naman familiar sa Barako 3 na nagbabalak bumili ng Barako, ito na po yung dating design. Meron pa rin naman yan sa mga dealer na sa ngayon kasi bagong labas lang naman itong si 2023 model. Mas pinaganda ang design, ang decals, mas pinaastig. Alam nyo mga boss, sa ngayon, ito yung masasabi natin na pinakamaganda na pampasadang tricycle. Kasi FI na nga ito, or fuel injected, mas matipid ito doon sa mga decarburador. Siyempre, malakas pa rin kasi 175cc ito at at the same time, mas matipid. Kung ako ang tatanungin mga boss, kasi ako mga boss ay fanatic ni Barako. Nasubukan na natin kasi si Barako 1, si Barako 2, at si Barako 3. Si Barako 1 kasi mga boss, napakatibay talaga niya. Tapos sa Barako 2, kung ikukumpara nyo sa Barako 1, syempre mas matibay si Barako 1. Pero itong si Barako 3 mga boss, kung ikukumpara natin kay Barako 2, mas, kung ako ang tatanungin mga boss, mas matibay ang pyesa nito. Kung ikukumpara natin dun sa mga ibang labas ng Barako 2. Tapos ang kagandahan nito mga boss, wala na tong overflow, napakadali pa nitong pa-startin. Mainit man or malamig ang makina, napaka-easy start niya. Hindi na kayo mamrom problema kada umaga na napakahirap pa-startin, padyak kayo ng padyak, kasi kapag ka nag-overflow, hard starting na yun mga boss. Dito kay Barako 3 mga boss, hindi yung gagamit ang mag-a-adjust. Ang mag-a-adjust nito mga boss ay yung kanyang computer box sa tulong ng mga sensors nito. So yun mga boss, yun ang kagandahan ng FI engine. Kung ako rin ang tatanungin naman kung electric ba or kickstart, dun tayo sa electric. Kasi kung nagustuhan mo na magpa-convert ng kick to electric, napakalaking gastos. Pero ang presyo nito sa cash mga boss, napakaliit ng diferensya sa kick at sa electric. At dahil FI na nga ito, lagi nakadepende sa battery, kaya para sa akin, mas maganda yung electric start. Yon, dito naman tayo mga boss sa kanyang sprocket combination. Maraming nagsasabi mga boss na si Barako 3 ay mahinang bumatak kapag ka may sidecar na. Ito mga boss, naka 1544. Pang break-in lang siya mga boss, kaya naka 1544 nga. Kung kayo'y maglalagay na ng sidecar, babawasan nyo yung ratio niya. For example, gagawin yung 1444 para mas malakas bumatak. Hindi yung parang hirap siya lagi or parang masisira yung makina kapag ka umaahon. Kaya bago kayo magpakabit ng sidecar, babaguhin nyo na yung sprocket combination. Dahil kung hindi nga kayo magbabago ng sprocket combination, mahihirapan ang makina kasi high speed nga ito mga boss. Eh nilagyan nyo na ng sidecar, kaya hirap siyang bumatak, mahina raw bumatak. Kaya sa usapin na mahina raw bumatak si Barako 3 kapag kakinabitan ng sidecar, sprocket combination la ang mga boss ang sagot doon. Yon. Tapos dito naman mga boss sa kanyang FI system, wala naman siyang mga binago. Yung ignition coil, yun pa rin. Yung sa throttle body niya, yun pa rin mga boss. Oxygen sensor, yan pa rin mga boss. Doon sa kanyang ECU naman mga boss, ay pakita ko na rin. Ito nga pala mga boss, yung ECU ni Barako 3 FI 2023 model. Yan. Tapos ito naman mga boss yung kay Barako 3 na 2022 model. Number lang sa dulo ang pinagkaiba mga boss. Dito naman tayo mga boss sa kanyang rotor or yung magneto. Ayan, doon sa hindi pa nakakakita na rotor ni Barako 3, yan ang itsura mga boss. Mitsuba ang gumawa niyan mga boss, pati yung kanyang stator assembly. Ang lalaki ng magnet wire mga boss kung ikukumpara natin sa B1 at B2. 12 pole, Mitsuba ang gumawa mga boss. Made in Vietnam yata ito kasi Vietnam yung mga relay niya, pero Mitsuba rin. So yun mga boss, hanggang dito na lang. Wala namang ibang nabago kay Barako 3 2023 model. Mas gumanda lang ang itsura niya.